Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at paggalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeyo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoo'y Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay
kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy, makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nandito sa ating simbahan at sa mga nanonood sa atin ng live sa Facebook, gayon din ang mga nakikinig sa ating mga barangay chapel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paano ba tayo tumitingin o kumikilala sa ating kapwa? Ang tao po ay nilikha ng Diyos at ang kalikasan na ibinigay ng Diyos sa atin, yung kalikasan ng pagkatao na ibinigay ng Diyos ay mabuti. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Genesis, nang tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Kung magkagayon, sa pasimula, ang kalikasan ng ating pagkatao ay mabuti. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng buhay na kabahagi ng buhay niya, ng buhay na katulad sa Kanya. Yung ating buhay, ang ating hinga, ay galing sa Diyos. Yung kalikasan natin bilang tao, upang tayo mabuhay, binigyan tayo ng Diyos ang bawat isa atin ng puso na katulad ng sa Kanya. Yung puso na may kakayahang magmahal. Hindi yung puso na may kakayahang gumawa ng masama, kundi gumawa ng kabutihan. Pero, yung kakayahang yon
yung biyaya na ibinigay ng Diyos upang tayo'y makagawa ng kabutihan, yung biyaya na magpapabanal sa atin, sapagkat ang buhay na tinataglay natin galing sa Diyos, yung biyaya na yon ay nawala bunga ng kasalanan. Kaya nga, ang kalikasan ng ating pagkatao, nadungisan, nawala na yung biyaya na nagpapabanal. Pero, yun naman ay naibabalik. Ibig sabihin, ang tao ay likas na may taglay na kabutihan. Lalo na kung nasa atin ang biyaya at ang grasya ng Diyos. Sapagkat hindi mananaig sa kabutihan ang kasamaan. Ibig sabihin, tayo po ay mabuti. Ang tao ay may taglay na kabutihan. Ang tao ay may taglay na kabanalan. Kaya nga, ang tanong sa atin ng Ebanghelyo, ano bang tingin ko sa aking kapwa? Ano ba nakikita ko sa aking kapwa? Abay, nagiging mapanghusga tayo pagka minsan, kung ang tingin sa ating kapwa o ang ating tinitingnan. Hindi lang tinitingnan. Lalo na kung ang inahanap natin ay yung masama. Hindi natin nakikita yung kabutihan. Gumagawa na ng mabuti ang isang tao, ang tingin pa natin ay masama. Wala namang ginagawang masama, hinahanapan natin ang masama. Ayun tayo ay nagiging mapanghusga. At ito hindi maganda. Sapagkat ibig sabihin, kung ang nakikita natin sa kapwa at ang hinahanap natin ay masama, abay may mali sa kalooban natin, sa ating puso. Baka ang tingin natin ay tayo lamang ang gumagawa ng mabuti at ang iba ay gumagawa ng masama. O baka ang nakikita lang natin ay ang ating kabutihan at hindi natin nakikita ang kabutihan ng iba. Ayun ang hindi magandang ugali at gawi. Hindi po nakakatulong yun. Baka ang nakikita mo lang sa iyong asawa ay yung kanyang mga kahinaan, yung kanyang mga pagkukulang. Baka yun ang nakikita mo sa iyong asawa, pero hindi mo nakikita yung kabutihan na kanyang ginagawa. Ay di hindi nga kayo magkakasundo. Baka ang nakikita mo lang sa iyong anak o mga anak ay yung mga hindi maganda. O baka ang napapansin mo ay yung kanilang mga kahinaan. Abay, hindi yun maganda. O baka yung kasambahay mo sa yung iyong kasambahay mula sa umaga hanggang gabi ay parang itong kasambahay nito wala nang ginawang tama o wala nang ginawang mabuti. Eh bakit? Eh sapagkat ang nakikita mo lang ay yung kanyang mga kahinaan. Baka nakita mo na ang nahawak ang cellphone, wala nang ginawa kundi mag-cellphone. Baka nakita mo lang na nagpapahinga dahil kanina pang gawa ng gawa, walang ginawa kundi umungkot. Eh, hindi mo nakita, pagod na pala. Oh. Naku po, ang lakas kumain. Ano? Ay, hindi mo alam eh, yung pala inuubos lang ang inyong tira. Ha? Eh, baka ang ating mata, ha? Ay natatakipan ng katotohanan, ng kabutihan. Ha? At baka ang iyong mata ay meron ng katarata ng kasamaan. Dahil wala ka na nakikita kung hindi ang masama. At ang kabutihan ay hindi mo na nakikita. Pagka ganun kasi, ang pinupunan natin ay kung alin ang hindi maganda. Ay napakagandang paalala ng ating Ebanghelyo. At si Jesus mismo ang nagsasabi sa atin na kung paano tayo nanghusga ng kapwa, doon din tayo huhusga ng Diyos.
kung paano tayo tumingin at tumimbang ng kapwa, ganyan din tayo titingnan ng Diyos. Kaya nga dapat ang makita natin ay ang kabutihan. Kapag ang laman ng ating puso ay kabutihan, ayan po'y mababanaaga naman sa ating kilos, sa ating gawa, sa ating mga iniisip. Hindi po natin maiikubli yan. Kaya lang, kung ibabalik natin sa ating sarili, hindi naman natin nakikita ang ating masamang ugali. Tayo pala ang maligalig. Tayo pala ang tamad. Nakikita natin sa iba, tayo pala ang pasaway. Tayo pala ang madamot. Ano? Ay kahilig nating mamuna. Sabihin natin, ako, pag sakuripot niyan, pag sadamot niyan, ay, tingnan mo yung sarili. Baka naman ikaw din ang kuripot, ikaw din ang madamot. Baka nakikita natin ang kasamaan ng ating ugali sa iba. At hindi natin nakikita yung ating masamang ugali. Ang nakikita lang natin ay yung ating mabuting ginagawa. Pero baliktad pala. Kita pala ng lahat ang kasamaan ng iyong ugali. Hindi lang masabi sa iyo dahil masama nga ang ugali mo. Kahirap ng ngayon. Ikaw pala'y pinag-uusapan, ha? Lalo na pag hindi mo pakinig. Kasi lahat sila, ganun ang naoobserbahan sa iyo. Eh, hindi mo alam. Lalo na kung meron pang mga pinupuri ka pag ikaw ay kaharap. O, galing mo talaga. O, bait mo. O, galing mo. Kamapagbigay mo talaga. Ayun pala na may mga kabaliktara na sinasabi sa iyo. Ayun na, masakit. Yung pag ikaw eh, sabi natin eh, binobola ka lang pala. At hindi pala sinasabi sa iyo ang totoo. At hindi masabi sa iyo, dahil ang totoo ay napakasama naman pala ng iyong ugali. Yan ang ating dapat tingnan. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang kaibuturan ng ating puso. Sapagkat doon nakatago ang tunay na ugali, ang tunay na kayamanan ng ating sarili. Katulad ng halimbawang ibinibigay sa atin ngayon, St. Aloysius Gonzaga, San Luis, na ibinaksi ang lahat para kay Jesus. Ultimo ang kanyang sarili, inihandog at inialay. Anong halimbawang ibinibigay sa atin ni San Luis? Namuhay siya ng may kalinisan ng puso. At yun ang hamon sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yung huwag tayong maging mapanghusga sa kapwa. Sa halip, na may makita natin ang ating mga kahinaan at yung ating kahinaan, lalo na kung ito'y nagdudulot ng ating mga pagkakamali, ay ating mabago yung ating mga masasamang ugali. Na may maiwasan din natin na huwag tayong maging mapanghusga at ang makita lang natin sa kapwa ay yung hindi maganda. Sapagkat napakaliwanag ng paalala ni Jesus. Kung paano na tayo ay nanghuhusga ng kapwa, ay ganun din tayo huhusgahan. So, kung sa kabaliktaran, kung paano na yung kabutihan ang nakikita natin sa ating kapwa at kabutihan ng ating ginagawa, yun din. Doon tayo huhusgahan ng Diyos sa ating kabutihan at sa kabutihang ating ginagawa. Manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin.
ang simbahan, naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang Poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang Poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan. Sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, aming ibinibigay, ngayon sa amin ay ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganyan mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ganyan din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparean. Alahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jose Marelo, San Luis Gonzaga at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo dahil sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aking mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumain niyo. At sumain niyo rin. Maghangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayang siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso. At iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat.
ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.